tapos parang niya full ano na full coverage. Hi guys and welcome back to our channel. My name is Janae. Nayli. So for today's vlog ay magkakaroon na naman tayo ng isang reaction video. Wait lang, kasi di ba parang may gusto kong i-correct? Yun na nga, kaya yun yung ating reaction video for now is yung original soundtrack ng kanyang movie na Unforgettable. Ang tangi kong pangarap. Dahil nagkamali siya sa pagsabi ng title ng film nung nakaraan. Oo, kasi yung last time, ano pala? Oo nga pala, yun pala yung... Ang familiar kasi sa akin na soundtrack nung movie na Miss Granny. Miss Granny is yung Rain. Ah! Yung ano nga yun, yung... Ako ang gusto ko din yung A Kiss A Kiss Me yeah, yun na, in yun. The Morning. Yun na! Ari! Rain ba yun? When the... Basta yun. Ang performance na to, walang nag-suggest. Kusang, ano, kusang paglilinaw sa kamalian. So, Akala ko sinadjust ng mga duwende sa... Ano ang ating theme for today na sabi ko? Actually, fruits. Yung sa akin, watermelon. Oh, yung sa akin, local na strawberry. Kaya may mga ganyan-ganyan, ano? Mga tribal kemeru. Tapos kailangan may dahon. Kasi, di ba, prutas dapat may dahon. So, wala. May dahon na yan. Without any further ado. Without any further kuda. Let's jump into the video. Ang tangi kong pangarap ay ang di mawalay sa iyo. Sa hirap sa kinhawa magkasama. Ang cute, no? Hindi siya mukhang 30-ish na ano. Yung vibe. Hindi, yung edad niya. Parang naging 30-ish. Actually, yung song, ang original version, yung kay James Blanco. Ayan na naman tayo. Buti hindi mo masabing James Franco. Si Rico Blanco. Pero yung version ni Rico Blanco, yung vibe niya is parang... retro okay. Na luma, ganyan. Ah, kaya pala. Kasi medyo lumalabas din yung ganung vibe dito na parang... Yung The Way of Singing kasi ni Sarah parang theatrical yung... Oh. Paano? Ikaw nga. Parang nananakot gabi na. Ang ating harapin sa ating naman yung Sarah G talaga na flavor na alam mo yun, kahit na yung song ay hindi siya yung unang nag-perform, kumbaga ni-revive niya lang, parang feeling mo siya yung original na kumanta. Hindi mo akalain na na-perform na siya ng ibang artist before. Yung ganun, napaka sentimental nung kanta kasi nga, di ba, nung nanood tayo ng movie iyak tayo ng iyak. Ako lang ano ba yung iyak? Ako sa lang kapag ako umiyak, tutulo lang yung luha ko. Anyways, ang gusto ko lang sabihin, napaka-sincere nung kanta kasi as minimal as guitar and vocals ni Sarah, sobrang parang ano, pure. Sarap lang talaga na pakinggan habang siguro umuulan, nagmumuni ka, nag-reflect ka, no? Yun yung gusto ko sana sabihin na parang na siyang... O, ba't di mo sinabi? Sabihin ko pangalan mo. Ano nga? Lullaby? Lullaby. Lullaby. Uh-huh. Ah, okay. So, I said it para... Ano na lang kasi yun, magpapatulog ng bata.
hindi aatras. Ibigay ko ang lahat sa'yo. Yung nga, sabi mo, napaka-sincere lang. Ang word na gusto kong sabihin is pure nga, napaka-pure. Tapos, makapanindig balahibo yung maririnig mo yung purong vocals ni Sarah. Mm-hmm. Gusto ko kapag nanonood ako ng performance ni Sarah, gusto ko yung wala masyadong ingay. Katulad nung kapag nasa mall show, di ba? Kapag yung performance sa malls na parang maingay. Parang mas dama mo yung kanta kapag ganyan na tahimik lang, na si Sarah lang yung napapakinggan mo. Tsaka yung, ano, yung mga instruments, a cappella, whatever. So, channeling bumbum. So, ibig sabihin nun, parang vocals pa lang niya full, ano na, full coverage. Makeup. Makabagdamdaming performance naman from Sarah Geronimo, and wala, relaxing lang manood ng video ni Sarah. Alam mo yun, kapag namimiss mo yung panoorin siya live o yung performance niya, kahit na yung mga ganyang video ni Sarah, maano ka na, matutuwa ka na. No? Na ano na, tag dito, nalalata na yung strawberry. Hindi sila glagan yung daon. Anyways, ayun. Ang gusto kong sabihin is, yung mga ganitong production is napaka-perfect, no? Kasi dun tayo sa parang raw performance, ma-appreciate mo yung rawness ng boses at yung mga vocals minsan. Yung minsan may mga konting pagkakamali or yung mga yung artistic na roughness or abstractness ng boses ni Sarah lumalabas. Pero dito, pulido yung boses niya. So, para ka lang umaalon, ganun, from start to finish. Alon na naman ngayon. Pagkain, biyahe, alon. Alon. Hindi, may sinabi pa akong ano, di ba, nag-glide. Sorry. Roller coaster. Yun lang, pambawi dun sa kamalian ng nakaraan. Ay, ano ba nangyari? Nagugutom ka yata nung mga panahon? Oo, gutom ka. Ano ang pulot mo for this video? Ang tangi kong pangarap. Okay. Ikaw muna, pwede. Kasi nag-iisip pa ako. Ikaw nakapag-isip ka na. Ay, grabe, hindi, no? Ang tangi kong pangarap ay malagpasan natin itong pandaigdigang pandemya. Ha? What? Tatakbo ka ba? Sana kapag natapos na tayo dito sa ating paglalakbay sa ibang bansa, pag-uwi natin ng Pilipinas, maging smooth and yung lahat na mga bagay, it will go according to our plans. Kasi hindi naman yun pang sariling plano natin, di ba? It's for our future and for our family's future. Yun lang yung mahalaga. Yung siguro mabigay mo yung comfort. At least, kung hindi man sobrang comfort, medyo maginahawang buhay, unlike dun sa dati, before. Diba? Na parang
afford mong mag-travel, afford mong weekend getaway, yung mga ganong bagay. Yun lang. Ako naman siguro ang tanging kong pangarap, sana magkaroon ng punto na magkaroon ng malasakit sa kapwa lahat ng mga Pilipino. Ay, iba, iba. Hindi, kasi dapat na... Sana may punto na magkaisa ang bawat isa, na ang hindi lang nila iniisip yung para sa kanilang sarili, kundi para sa buong sambayan ng Pilipino. Kasi nakita na natin yung dito sa ibang bansa, may mga ibang lahi na sobra sila magmahal sa kapwa nila. Wala ang crab mentality, kundi they lift up each other. So ang wish ko lang... Naninindig yung balay ko. Ang wish ko lang na magkaroon ng ganitong ganong pagkakaisa, value at mentality ang mga Pilipino. True. So true that ikaw ang nanalo. Hindi, yan. Gusto ko lang din dagdagan na yun talagang sobrang nakakaingit kapag ka nagtatrabaho sa ibang bansa, kasi yung mga ibang lahi, may certain lahi talaga na kalahi nila, tutulungan nila para umangat sa trabaho man yan o sa buhay, di ba? They help each other talaga. Yun yung na-observe namin. Pero kapag ka Pilipino, minsan hindi natin maiwasan, hindi natin alam kung bakit nila ginagawa yun. Na background hindi or napagdaanan. Oo, siguro. Na... Ayaw nilang tumulong sa kapwa nila Pilipino. Takot siguro sila na baka pag tinulungan ko to bukas, malalamangan niya ako. May ganun kasing thinking ang Pilipino na hindi natin ma-deny na sana mabago unti-unti. Mabago unti-unti. Pero meron naman dyan talagang marami ding mga Pilipino na may kind heart or ano. Pero sana, mas dumami pa sila. Dumami pa. Manganak sila ng manganak. Maraming mabubuting kalooban. Ang saya siguro ng Pilipinas, ang saya ng... mga Pilipino sa mundo, no? Pag ganun. Change starts from within yourself, within your own household, ganun. So, yun lang guys, and sana ay nag-enjoy kayo sa aming reaction video for today. Kung nagustuhan nito, don't forget to click on like, share nyo na rin sa inyong mga friends. Kung bago ka sa aming channel, don't forget to subscribe, click nyo na rin yung notification bell para updated ka sa aming mga next uploads. Ayun guys, maraming salamat for watching our videos, because we have a lot of videos done and we have a lot of videos coming, and we love you guys, and see you on the next video. Bye.